ang anak ninyo ay pumanaw noong May 31 pa. Ano ang naging sakit ng bata? Pneumonia po. Ilang taon o ilang buwan yung bata? 9 months old po. 9 months. Ilang buwan kayo o gano'ng katagal kayo sa ospital? Ano ma'am, umabot po kami. Kasi simula po na ospital yung anak ko, mga 15 days. Mga 15 days. Opo. At pumanaw yung bata noong May 31, ano? Kayo ba, habang nandoon kayo sa ospital, nanghingi rin ba kayo ng tulong? Naglabas kayo ng parang panawagan? Yes po. Okay, paano kayo nagpalabas ng panawagan? Nag-post po kami sa social media po, ma'am, na lang kailangan po namin po ng pera po ng para po sa pangangailangan po namin sa anak namin dahil po sa sakit po niya. Okay. Tapos, so, ang pinost niyo ay yung picture ng bata na may sakit, nakaswero siguro or whatever, no? Tapos, nagbigay rin kayo ng account number, bank account, details? Ano lang po, GCash ko lang po. GCash, okay. Alam ko ang GCash registered yan eh. Yes po. Diba? Registered yan. At kahit hindi registered, yung cellphone numbers natin ngayon, registrado na yan, di ba? Okay. So, pagkatapos, meron namang mga nagbigay sa inyo. Meron naman po. Na-acknowledge nyo naman yun, di ba? Yes po. Okay, pero paano nyo na-discover na itong picture pala ng anak ninyo at yung circumstances ng anak ninyo ay ginamit nitong magkapatid para sa sarili nilang scam? Paano nyo na-discover? Una po, ma'am, nakita po na mayroon pong concern na kamag-anak ninyo. Opo. Okay. Na nag-comment po dun sa post at ninention po kami na ang anak po namin ay ginagamit po sa social media. Parang ginagamit po ng mga scammer. Mm-mm. Tapos nawala po yung post na yon, nawala po. Nakuha na nyo ba ng screenshot? Opo, meron po kami screenshot. Screenshot po. Tapos po, ang nangyari naman po, ibang bata naman po ang pinost niya. Okay. Pero same case pa rin po, nag-ano po ng helmet, kunyari po nangangailangan po siya ng pera, kaya kailangan niya mabenta yung helmet na yon. Okay. Ibang ano naman po, pero hindi po ako naninilang kasi sabi ko, same eh. Ibang bata, ibang number po, pero same lang yung taon na gumagamit. Okay. So, ang una ninyong na-discover is the fact na ginagamit yung picture ng anak ninyo, tapos itong magkapatid na ito ang nag-post. Opo. Tapos, nung nakuha na nyo ng screenshot yan, ha? Opo. Okay. Tapos, after that, ibang bata naman na picture ang ginamit, pero same circumstances, para yung sakit ng anak ninyo. Hindi ko po alam, ma'am, kung ano pong sakit ng isang bata, pero nahuli po namin sila na kaya lang sila isang account kasi po, yung Roberto D. Santos po, mm-hmm. yung post niya po niya, ibang bata. Mm-hmm. Then, nag-my-day po siya. Ang binay-day po niya, yung anak ng yung baby po namin. Mm-hmm. Ano yung my-day na yan? Ayan po. Ayan. Lord, I need you. Ayan po yung baby namin. Ayan po yung baby namin. Baby ninyo yan. Opo. At yung post na yan, kailan yan? Patay na yung baby niyo. Patay na po. Nakalibing na po. Nakalibing na. Opo. Anong date yan? November, ano to? November na. 13, bata? Okay. Pero pumanaw ng May 31. Jericho, magandang hapon sa'yo. Jericho. Jericho, live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Aina Magpale. At kasama namin ngayon dito yung parents ng baby, no? Na allegedly, ginamit ninyo yung picture para makapag-scam kayo at mahingi ng tulong. Si ma'am, paano ang mahingi ng scam, ma'am? Nagtatrabaho ako ng ano, ma'am. Nagjo-joyride po ako. Okay. Matagal na po yung 2020 na po yung number na yan, ma'am. 2020 pa yung number? Ma'am. Pero active po sa pag-scam, po ma'am. Ng ano, marangal. Okay, so hindi... Yung mga post mo, ma'am, paninira sa akin yun, ma'am. Magkakilala dahil ba? Yung, apo, magkakalitan po kami ng isang lugar lang po kami, ma'am. Yung mga share po siya patama sa amin, ma'am, na babong daw, ganon. Okay, so Jericho. Papogi lang sa payatas, ganun. Okay, so Jericho, so sumang total nito ay dinideny ninyo na kayo ang nag-post. At ang sinasabi mo is opo. Lost na yung number na yun at hindi na ikaw. Hindi ako nag-post yun, ma'am. Nagkatrabaho po ako. Okay. Itong number na ito ay wala na sa'yo. Yun ang sinasabi mo. Wala na po sa akin yun, ma'am. Okay. Nawala ng kapatid ko na nawala yung cellphone. Andun po lang sa barangay, naka-blatter. Kailan mo pinablatter as lost yung cellphone na ito? Hindi po na-blatter yan, pero nasabi na po namin ng sa barangay yan. Okay, kailan pa nawala ito? Kailan pa nawala yung telepono nung tanong sa cellphone? Matagal na po yan, nung nawala yung cellphone ng kapatid ko. Okay, pero ito na, ba? Ako po naiipit, na-stress po ako sa trabaho, di po ako mapag-focus. Okay. Nagmumotor po ako. Okay, dito ang sabi ng Jericho, kasi ito naman, binibigyan ka naman talaga ng pagkakataon na magpaliwanag, ano? Pero yun lang, tinatanong namin kasi, di ayon sa kapitan, walang blotter, walang report na lost yung cellphone. Tapos, ito kasi,
kung itong cellphone na ito ay nasa pangalan mo pa rin, di ba, yung itong huli, meron tayong cellphone number registration? Okay. Kung nasa pangalan mo pa rin ito, alam mo ba na ikaw pa rin ang unang magkakaroon ng responsibilidad sa kung ano man ang gamit nitong teleponong to, nitong number na ito? Kaya ako tinatanong kung nagpa-blatter ka ba? Ayun lang po, ano na po, di ko po alam yan. Wala po akong blatter pa. Kasi po... Okay, kailan mo ba nawala yung teleponong yan? Ma'am, hindi pa ako nakawala yung kapatid po po, ma'am. Okay nga, kailan daw? Di ko po alam, ma'am. O, eh kasi sabi mo may blatter o na-report mo sa barangay pero wala naman pala. Kaya naman nagtatrabaho ako, ma'am. Makinig ka muna dito naman sa magkarelasyon na ito kung bakit sila naniniwala na sa inyo pa rin yung teleponong ito. Sige, magpaliwanag ka. Ma'am, nag-usap po kami sa barangay nung Sabado po. Ang sabi po niya, yung SIM card daw po na number na po yan ay nahawak pa rin po daw ng kapatid niya. Oo, oh, inawala. Ayun nga po, o, di ba, ma'am? Lumabas sa akin. So, nawala ang cellphone. Diba nagsusok na tayo sa barangay nun? Sige nga, pero ibig ko sabihin... Diba sabi ko sa barangay na mag-usap? So dito ibig sabihin, nandun lang pa sa kapatid mo ang cellphone? Wala na po nga, pati yung number na yan. Ah, so ang sinasabi mo, hindi ikaw ang may hawak, pero kapatid mo, at nawala na ito. Kailan nga nawala? Ayun nga po, hindi ko alam kung kailan yung nawala. Anong sabi nila sa barangay? Kailan daw nawala? Wala pong eksakto, ma'am. Sabi lang po dyan lang po nawala, ma'am. Eh, ang sabi po nila, yung una po... Ayun yung pinipilit nila. Ngayon, bakit nyo naman nasabi na sila yung nagpo-post sa social media? Same number po, ma'am. Ito po. Okay, way back ng 9-9-2020. Opo, ito po yung wait. Ito po yung post niya yung 2020. Ito po yung number, ma'am. Okay, Gcash. 2020 post. Okay. Opo, 2020 post po. Ang hinihingi nila ay tulong din. Opo, opo. Nanghihingi sila ng tulong. Parang nangangaroling ba sa chat? Opo. Parang nangangaroling kasi kay Siglan ng gabi ang lahat ay kay Saya. Naka-friends lang po siya. Ayan po. Ayan po. Sige. So 2020 pa yan. Opo. Okay. Tapos ito po yung ano po, yung scammer po. Okay. Ito po yung ano niya. Ito po yung number po niya. Okay. Sa GCash ba, pag pinasok mo yung number na yan, may pangalan na lumalabas? Meron po. Anong pangalan ng lumalabas? More or less? Jericho L, J po, JL lang kinakalagay. Nako. Pero kasi ano yun eh. Pero pwede mo baguhin, baguhin yung dulo niyan eh. Kasi may nakita ko nakaraan, parang ano eh. Oh, pero eh, ano yan, may record naman si GCash niyan. So kung kunwari, ganito na lang. Kasi hindi naman pwedeng mag-aminan tayo dito o pilitin natin silang mag-ano. Shari, the usual due process natin, lahat ito i-NBI natin. Apo. Ito po. Ayan po, ayan po yung number po ng scammer po. Same po ng number niya. Okay. Magkakilala ba kayo? Okay. Kalugar po ka po. Kalugar po, ma'am. Magkalugar ka po. Magkalugar kami yan, ma'am. Sir Jericho, tinatanong lang naman tayo ni Attorney Aina, no, para magkalinawan. Kasi unfair din naman yun. Oo, kasi, para mabigyan ka rin ng pagkakataon na magpaliwanag. Okay? Huwag kang mag-alala, Jericho. Relax ka lang dyan. Kasi inaayos mabigyan ka naman ng pagkakataon para magpaliwanag. Kung talagang hindi ikaw at wala kayong kinalaman na magkapatid. Okay? Kasi ang mahalaga dito is malaman natin kung sino ang punot dulo nung panluloko at panlinlang. Nagkataon na ang cellphone number ay natitrace kasi sa inyo. Tsaka hindi pa po yun, madam, ito pa po. Yung una pong ginamit na number is nung inano po, yung kinek ko po sa Viber, yun po yung lumabas, pangalan ng kapatid niya. Pangalan ng kapatid niya sa Viber. Matatawagan ba natin ang kapatid niya si Jerome? Hindi naman matatawagan naman kasi simula nung nalaman yata na ano, pati yung post po nila na, yung post po na ito, natanggal na. Pati po post ito, wala na eh. Tinalis na. Okay. So, bakit nila aalisin kung wala namang kinalaman? Awareness na din po ito, yes, lalo na ngayong Pasko po. Mm-hmm. Dahil marami po ang gumagawa po nito at katunayan. Gumagamit ng mga pangalan. Yes. Mm-hmm. Opo, at ini, kaya malaking tulong din po kung maibibigyan tayo ng heads up ni Sir Efren, no, sa mga ganitong scam. Sir Jericho? Yes po, ma'am. Ano po ba ang nasabi naman po ng kapatid niyo po patungkol po dito, si Kuya Jerome? Napag-usapan po namin yan, ma'am, pero malabo naman, wala naman po kami alam ba sa ganyan. Kaya nga, sir, tinutulungan nga po namin kayo. Magtatrabaho po kami. Magtatrabaho po kami ng kapatid ko sa Pandesalan. Ako rider, ako ng ano, joyride. Bakit na po magpo-post kami ng ganyan? Hindi po kami ganyan. Saan ba nakapost ito sa account nila? Opo.
Ay, asa, yung ano po, yung number po sa account niya. Paano account niya? Pero yung dami yung ano po, dami account po. Yung number lang. Pero same number po. Same number, okay. Pero ano naman yan? Same number lang. Okay, mababalikan naman natin si Sir Efren Abantawa, no? Matitrace naman yan ng NBI. Lalo na matitrace rin nila kung saan. Kung saan gumagamit. As in, ang tawag doon, natatriangulate nila yung location. Okay. No? Kahit po itapon na yung SIM card. Ay, oo. Sir Efren? Yes, ma'am. Pwede po ba, ano lang, hingi lang po kami ng mga, ano ninyo, ng guidance ninyo, ano po ang kakailanganin para po makapagsampa ng reklamo itong mga parents po nung bata, yung sanggol na... Formalize po natin yung complaint, okay. Magka-file po tayo sa NBI, uh-oh. Then ipunin po natin lahat ng mga makakalap nating ebidensya tungkol okay. Dun sa transaksyon. Okay. And regarding po dun sa internet, dapat po maipon din po natin yung mga ebidensya. Yes. At kung may mga saksi po tayo, mas maganda kung makuha na rin sila ng salaysay at makuha na rin po kung ano man ang kanilang mga nalalaman. Ayun. So tutulungan kayo na gagawa na tayo ng salaysay para makwento na natin kailan nagkasakit yung bata, ano nangyari. Yung katulad ng tinanong ko sa inyo, di ba? Tapos aasistahan kayo ng Wanted sa Radyo. Tapos ayan, Jericho at saka Jerome, dahil nakapangalan nga sa inyo yung GCash na ito na number at saka yung account, no? Traceable naman yan. At saka lalo na kung sino nag-cash in at saka cash out, may mga CCTV tayo, makikita naman na kung sino. Ito para sa atin, para fair lang. Ang NBI naman natin, more than anything else, nandyan para rin maging warning sa mga tao. No? Kung paano huwag tayong nasa scam at huwag tayong maniniwala na yung kinakapitalize ba yung awa okay. Para gumawa ng kaloko. Nakikiramay po kami sa pagpanaw ng anak ko ninyo. At ito na nga po, ano na rin ito, parang reminder na rin ito sa ating mga netizens. No? Baka may mensahe din po si Sir Efren. Sir Efren, baka may mensahe din po kayo sa mga kababayan po natin na para mabiktima. Opo, dahil nga po sa talamak na pangsascam din po na nangyayari ngayon. Yun nga po, ma'am. Hindi naman po tayo kailangan maging padalos-lalo sa pag-usga kung sino man yung mga taong involved. Dahil naman po natin na yung mga nakaraan naming mga operations, may mga taong nagagamit sa pagre-rehistro ng mga GCash. In fact, may mga nahuli kami na mga fake ang registration ng GCash, lalo na po yung mga IDs hindi naka-private. At lalo na kung lalo na yung mga photos ng Facebook na naka-public. At sometimes, nagagamit po yan ng mga scammers. So, mag-ingat po tayo sa kung ano mga pinapost natin ng social media. Opo, dahil nagagamit po ng mga scammers yung mga photos natin. Yes. At lalo na po yung mga private information natin kung pwede nilang magamit. Huwag nang ibigay yung buong pangalan. Yung iba nga, ginagawang Japanese yung pangalan nila eh. Para mga kaibigan lang talaga nila ang nandoon eh. Opo. Si Shari nga, palagi nakatupis lang yung mga pictures niya para huwag talaga gamitin. Ano, Shari? Opo. Oo. Pero yun po, paalala ng ating cybercrime division, unit. Opo. Sige po, Sir Efren, samahan po namin sa tanggapan niyo po si Ma'am Eric, Sir Eric Bercibal. Opo, and si Ma'am Genevieve. Pero Jericho, importante ha, na malaman natin, masabi mo sa NBI, kailan nawala, paano? Ma'am! Bakit nasa naman ako rin yun, ma'am. Yung kapatid ko, ma'am, yung ano, ma'am, sa cellphone niya. Oh, yun. Sir Jericho, inaayos natin to, ha, para hindi ka na rin, hindi na rin nadadrag para yung pangalan sa, mo. Ano, okay, ma'am. Okay lang po, ma'am. Para sa kapatihan mo rin ito. Okay, ma'am. Sabihin po, mo ma'am, sa kapatid mo. Di po, wala po yung ano dyan, ma'am. Kaya gusto ko rin po marap sa kanila. Okay. Sige okay. Po. Sige. Salamat po. Siguro, salamat po, Sir Jericho and Sir Efren. Sir Abantawa, naabala po namin kayo, pero maraming salamat po Apo, sa servisyo. Salamat po. Okay. Okay na po. Opo, okay na po. Thank you okay po. Na po. Salamat po. So, ganun na lang. Okay na sa inyo yung itong proseso Apo. Natin Apo. Na ito, ha? Para rin mailagay natin sa tahimik yung alaala ng anak ninyo. Manawagan na din po kayo para po sa mga iba pang makakakita ng post. Sige po. Yun guys, mga makakita ng post ng picture ng anak namin na yan po, yung mga nakikita nyo pong picture na ganyan,
pag nanghingi po ng tulong sa inyo, huwag nyo na pong bibigyan. Kasi po mga scammer po yan. So muli po ang aming taus-pusong pakikiramay na masakit na nga po yung nangyari sa inyong anak na dagdagan pa ng ganito. So thank you very much pa din po sa pagpunta sa amin. And sasamahan po kayo ng reporter po namin sa NBI.